Welcome back mga kalapatids. For today's video, papakilala ko nga sa inyo itong si Pip Tak, ang linyadang laging nagpapanalo sa akin. Pero bago ko ipakilala sa inyo si Pip Tak mga kalapatids, paparondahin muna natin sila. Ayan, isang araw natin sila pinagpahinga kasi nga galing sila sa mahirap na training nung Sunday. Mga nilalamig sila. Kasi nga, dalawang araw na nag-uulan dito. Masama yung panahon sa parte ng Quezon at sa Bicol. Paparondahin muna natin sila. JJB guys, saka lang, buksan muna! Ayun, buksan na. JJB guys, saka lang, labasan na mga Warriors natin. Ngayon nga lang, roronda yan mga kalapatids. Kasi nga, pahinga sila kahapon, Lunes. Wala na. So ayun, si JJB kayo lang ang sa ulam! Pinaronda muna natin sila. So ayun. Maambon. Bilas! Ang bilas ng bubong! Ano to, napahinga ng isang araw. Uy, nagdalawang grupo. Ayun, sumunta na. So, lumipat muna ako ng pwesto mga kalapatids. Kasi nga, madulas dito sa lugar ko. Basa yung bubong. Time check, 8:51 AM. So, tanghali na nga. Ayan, medyo tanghali na nga natin sila pinalabas. Kasi nga, makulimlim at umaambon dito. Medyo pinatanghali natin sila parondahin. Kasi, hindi sila masyadong kakain o hindi sila kapapasok agad kapag pinaronda ng maaga. Tapos nga makulimlim, kumbaga hindi sila mapapagod dahil walang araw. So, hindi sila papasok agad sabay-sabay. Ayun, baba ng ronda. Nandito nga si Pip Tak kasamang rumuronda. So hintayin natin siyang bumalik. Saka ako sa inyo ipukwento yung istorya ni Pip Tak. Ayun, bumilis yung ano, kumpayo. Oh, maambon. So, ito nga, titimplahin natin yung pagkain ng mga player natin. Dahil Martes ngayon ay Super Saiyan Day ngayon. So, lalagyan natin ito ng Super Saiyan. Tapos, binainder ko ng probiotics. Kahit anong probiotics, mga kalapatis, ay pwede naman ilagay o ibigay sa ating mga alaga kalapati. Kasi nga, ang probiotics ay maganda sa katawan ng mga kalapati natin. Ayan, lagyan natin ang Super Saiyan yung patuka nila. So, hinahanda pa nga lang natin yung patuka nila Nag-uwian na kagad itong mga kalapati ko. So, gutom na gutom. So, tayo 903, umuwi ka agad. So, sasandali nga na sila Romonda. So, mas gusto nila kumain kaysa Romonda. Ayan, papakainin na natin to. O, hindi na natin perfect sa Romonda kasi nga malayo na yung mga training na pinaghahagisan nila. Hindi na sila kailangan pagurin sa Ronda. Ang maguto mo. So, mas gusto nga nila kumain kaysa sa Romonda. Kaya papakainin na natin sila mga kasabi. Ayan, lalakas kumain. Mas tinilipang kumain kaysa sa Romonda. So, dapat nga ganyan yung mga kalapati natin, mga kalapati. Habang lumalayo yung training, lalong gumagana sa pagkain. Ayan, bilis nga nila nagpasukan kaagad. Pero okay lang yan, mga kalapati, kasi nga, Hindi ko na sila kailangan pwersahin sa ronda kasi nga galing na sila sa malalayong training. So pinaronda ko lang sila para lang matanggal yung sakit ng katawan at para may stretching ng konti. Pinagpahinga ko sila ng isang araw. Kaya maya maya lang pagkatapos sila kumain ay kukwento ko na ang istorya ni Pip Tak. Tapos nga nila kumain, binigyan naman natin sila ng redstone at bricks.
gustong gusto na ang mga ibon yan, redstone, hot grits. Kada nga matatapos nila kumain ay binibigyan ko sila dyan. Gustong gusto na mga ibon yan, redstone, hot grits. Bago ko umpisahan ang kwento ni Piptak, ay gusto ko munang pasalamatan ang isang kalapatid natin na si Jamil Flores ng Kawit, Cavite. Pinakawalan niya yung nadagit niyang MPC. So dapat ganito ang gagawin natin mga kalapatid sa tuwing makakadagit tayo. Papakawalan natin pag hindi sa atin. So saludo ko sa iyo, Jamil Flores ng Kawit, Cavite. Isa kang magandang ehemplo dito nga sa ating pigeon industry. Mabuhay ka! So pagkaganyan nga mga kalapatid, so nagsasoli kayo ng mga dagit at hindi sa inyo, maluwag ang panalo. So papasok ang panalo sa inyo pagdating sa mga karera. Ito na po yung nahuli kong ibong kahapon. MPC. Ang sing-sing niya, may love letter na kaya may ganyan. Tapos nakaka-combine sa NRAC 2020. May wing stamp yun. May wing stamp nga po eh. Napakawalan po natin siya ngayon. Nakuling natin. Ayan, lumipad na. Balik ka sa amo mo ha. So, ikukwento ko na nga sa inyo ang istorya nito si Piptak. So ito si Piptak ay isang muley man. Yung lahi nga nito ay laging nagbibigay sa akin ng panalo taon-taon. Siya nga ay naka-old bird ngayon kasi taon-taon nilalabang ko rin siya. So noong 2018 ay MacArthur finisher siya, tapos na sumunod na taon ay nilaban ko ulit siya sa MPC sa old bird. Nag-pip nga siya sa Tacloban. So paano ko siya napauwi sa Tacloban at nag-pip place? Ganito ang ginawa ko mga kalapatid. Una hanggang tatlong lap ay binigyan ko siya ng pares. Pero hindi ko pa sila pinagme-mate o pinagsasama. Nagkikita lang sila sa isang ulungan. Pagdating ng fourth lap, doon ko na sila pinagsama at pinag-iklog ko na siya. Yun nga yung karera ng Allen Samar, nung pinagsama ko na sila nung kapares niya. So sakto, pag-uwi niya ng Katbalogan ay may pahinga ng dalawang linggo bago ikarga ng Tacloban. So bago ikarga ng Tacloban ay nang-itlog siya. So sakto ang pagbibigay ko ng pares sa kanya. Maganda yung magiging motivation niya kasi nga meron siyang itlog na uuwian. So kasabay dito na inilalaban ko na si F21. Sabay ko silang minotivate nung araw na yon o nung karera na yon. So bali ang lahi niya ay muley man. Kung tawagin ko nga ay si First Lady. So yun nga yung pinakalola niya. At napansin ko ang umuwi ay kamukha nung muley man. Kaya ang ginawa ko, doon na ako nagpuro sa First Lady. Alam nga mga magulang nito, yung tatay niya ay line breed sa tatlong magagaling kong hen. Si Fortune, Impossible at Superfly, magkakapatid na winner. Ang lola naman niya ay si Superfly. So bale puro na. So napakaganda ng nanay nito. Kaya lang natipuhan at akorsunodahan ng kaibigan ko si Eddie Alcaraz. Kaya nga binibreed na sa Bulacan ng nanay nito at pinaparami. Swerte ang kaibigan ko si Eddie Alcaraz. Producer yung napunta sa kanya, yung nanay nga nito. So bale ang lolo nga nito sa tuhod ay 2 times Tacloban finisher. So bale pamangkin niya naman si F21, isa ko ding winner. Nag-daybird ng Tacloban, 4th place sa PHA. Nung nag-daybird nga si F21, kinabukasan siya naman ang umuwi pang 5th place naman sa MPC sa Tacloban. Isa na nga ito sa pinapaikot kong lahi dito, yung lahi ko ng muley man. Ito yung isang matibay kong foundation dito nga sa loob ko. Itong mga lahi niya. At ito rin yung mga humahati ko ng mga super set. Last year niya, 2 pinsan niya ang live sa PHA ko. At Naga hanggang Katbalogan. So matitibay nga ang lahi nito sa akin. Kaya ito na yung lagi kong ginagamit na bloodline dito sa loob ko. Kaya ako siya pinangalan na Piptak. Ay Piptak Loban nga siya sa MPC nung Old Bird last year. So ito ang kwento ni Piptak. Ang bloodline na taon-taon nagbibigay sa akin ng panalo. Shoutout nga pala sa sa mga artboys, si Michael Cortez, Edgar Rotelio, Epe Knight Lido, kay Clarence, Postis sa Bunso, saka kay Jake Jake Amar, at saka kay Lo Chung Lu. Army boys, salamat sa inyo. Please like and share, at huwag din na rin kalimutan, pindutin na notification bell button para lagi kayo update sa aming mga video. Keep safe and God bless mga kapatid. Ingat. Sige, bigay lang ang takalam.